And we just have to watch out for that, no? Pero si Melissa, and of course, itong si Leslie ang mapapang-abot dito. Pero look at Mid, it's getting crowded. Look at Aizawa. Hindi na lang yung buhay niya. Talagang, Geek Fam, they're making sure that their presence are felt dito. Mm-hmm. Pakinagabisi lang. Kasi si, ano, si Baloyski, tsaka si Aboy, ang lamang talaga niya dito, range. Diba? Yung Farsa may range against the Valentina. So, doon magmamatter yung lakas ng lineup na pwedeng gawin nila. But again, look at Avos. Talagang umaakyat sa every single time na yung Little Wonder ay nandoon nagsuspon sa side niya. Talagang tumutulong siya. And it's been the exact same rotation even since game number one. Na binibigyan niya lang ng pressure yung mga members na pwedeng mag-contest doon sa Little Wonder. Tapos pagdating ni Takinaga, Dash Retri, kanya pa. Okay. Ngayon, look right now, trying to at least duke it out with Havos. Nagsusuntuan eh, no? Yung isa may pangsundot, yung isa may kamao. So, palupitan ng kunat lang yata ang battle dito. Well, Pakito has that mobility. Pakito has those extra barriers na meron siya. Actually, yung armor, yung shield na kaya niyang i-provide para mag-withstand dito sa mga punishment ng kalaban niya. But Kadera and yung PC there, talagang trabaho lang muna, no? So, sa araw, pare, yan, trabaho muna tayo. Honest network. Tapos, ibang mga members dito ng mga magkabilang panig, they're making sure na tumatrabaho yung mga members nila. But I'm seeing some storm brewing towards this turtle pit. Mm-hmm. Ngayon, magsasagupaan na. Si Baloyski yung unang target nila. Bukang makukuha nila. Look! Medyo nandun sa gitna. Dalawang member yung kaharap niya. And Takinaga is disturbing the backline. Dyan na QT. May gagamitin ng ulti and retribution. Ay, makukuha pa rin niya. Docman, makaka-flicker out. Makatakas sitwasyon. Ang ganda ng nangyari doon for Geek Fam. Kahit papano, yung alamang na pinaparanas ng Game Lab, nakahabol sila kasi nakuha nila yung first objective of the game. First objective, the turtle, na magandang retribution ang nakomit dito ni Janna Cutie. But look at Baloyski, overextending, trying to zone out the members of GameLab. GameLab now trying to fight back. Kadera is gonna be the target, but syempre mas mahalaga pa rin yung cannon. Yung gold ng cannon doon sa gold lane. Kailangan ng pera ng tao, kaya tinatrabaho niya. But look at the balls, be greedy! No! That's too deep, Habos! You took too much dive on that one. And look, withstanding a lot of physical damage from Habos, and he fell down. Ang idea niya lang kasi doon, gusto niya talagang patayin din eh. Pero nagkamali siya doon. Ngayon may pick off, Baloyski, makakuha niya, and ang ganda. Kasi Takinaga yung nakuha nila. Pero still, aabot pa naman sa turtle, itong si Takinaga. Ang ano nga lang, ang disadvantage nga lang, wala na siyang orange buff. Ngayon, redirecho, Habos, gusto niya Romesco, Baloyski, after that hatak, yung shot call na, okay, atrasan na. Ito na yung dapat nating gawin. Yung Kizzy, nasasaktan sa mga needles ni Kadera. Di nila lalapitan kasi alam naman di nila masasaktan. Kasi nga naman, go away. Pinapatakas nga eh. Diba? Hindi nila malalapitan talaga. But Takinaga, Widows, Dashes, subukan niya kumuha ng kill dito. Patigas. Pero si Janna Cutie, si Docman ay mababurst. No, sir. Piso no, sir. Ang matitira sa buhay ni Otis Docman. Parang paramol pala yan eh. No, sir. Nakatakas pa si Docman doon. But on the other hand, GameLab now trying to at least shift their attention towards Luke. Luke now going back towards the XP lane. So, kalmado muna ang magkabilang panic. Si Docman na almost near death experience na sana nakatakas pa. And look at Habos, overcommitting. He wants to fight Janna Cutie. Suntukan daw sila malala. Pero let's not forget si Habos yan. XP laner yan. Pakito na yan. Pero si Luke sumundot. Nakuha si Habos. Habos! He has been too greedy from the start. He has been taking care of the Geek Fam. I think GameLab, kailangan nilang gawing depensa yung mga opensa ni Habos. Alam mo kasi, nature ng Pakito na maghanap talaga ng basag ulo eh. Pero, counter talaga ng Fredrin eh. Alam mo yun, kung hanap mo basag ulo, sige hindi ka dito. So yung mga taunt niya, dito ka lang, hindi ka na makakatakas. Ang ganda ng zone na ginagawa ni Luke sa pagkakataon na to. Ito yung sinasabi natin na pag nabigay yung comfort heroes ng mga tao na to, ng mga player na to, medyo mahirap. Takinaga, wala sa sitwasyon, hindi siya makaka-retry, and Docman has been punished. Geek Fam! Ito na yung Bawi, Beans G. Well, the Bawi is there, but no,
GEEK from ID, runs to this snowball on this one. Nakapitan na nga, Divine Judgment ang lakas. Kadera gets the kill on to Takenaga. The turret has been taken care of. Baloyski will be doing the honor of taking down that turret. Pero, nagbigayan lang. Kasi Pasko, it's the season of giving. Itong si Abostro, mapaos sa baba. Kinat niya yung wave. He managed to take down the turret on the bottom lane as well. Pero GEEK fam, they wanted to make sure na makakakuha sila ng Aguinaldo dito sa top lane. Si Dokmen yata ang kauna-una present. Oy! Nako po! Si Dokmen nakapitan, but no. Where's the follow-up? They're not gonna commit. Wag muna. Alam nila kasi apat na eh. Nakita nila apat na. Diba? So, out muna tayo dyan. Hindi natin kaya yan. And, GAMELAB right now, medyo nasa sitwasyon sila na nahihirapan pa. Kailangan nilang hintayin yung late game insurance netong si Yuk Easy. Yun ang nakikita ko eh. Win condition dito ng GAMELAB, Yuk Easy. Yuk Easy and Aizawa, yung feathered airstrike na kukopyahin. Yeah, it's all about copying the perfect move. But anything else, shout out kay Kathleen, yun lang. Pero anyways, GEEK fam, this is gonna be their early game talaga. Diyan na QT with the Amon, ramdam natin yung burst. Pero Kadera tumatrabaho as the Melissa, trying to at least tear down or pulverize all those turrets na meron. Pero look at the bottom lane, nandito si Takenaga trying to at least punish the Fredrin. Pero ang kuna talaga ng isang Fredrin. Nakikita nyo sa minimap yan. Dalawa na yan, si Havos. Gumagawa lang pala ng espasyo si Takenaga para tumurok si Havos. Okay, so Takenaga's role here is to distract. Hindi pala siya yung pinakabida ng GAMELAB. Oo, hindi siya yung papatay. Tinan mo, ay, tank item! Tank build joy! Tank build joy! So talagang manggugulo lang siya. Tapos, naka-retribution siya para sa, kasi naman, Takenaga, alam naman natin, retrigat din yan. So sa kanya na pinahawak. Pero ang gagawin mo lang Takenaga, manggulo. Guluin mo lang yung parsa. Tapos, tsaka pa pwesto si Aizawa. Ang nakuha ni Aizawa ngayon, hatak ng isang kaja. Pwede lang gabi dito. Mukhang mo kamahatak si Doc. Pero sa payunan mo kawala, Takenaga still secures the threat with the retribution. Habos, on the back lanes. Kulang ngayon ng isa ang GAMELAB. After nung sapak, biglang taker palayo at trust talaga kasi nakuha ng GAMELAB yung gusto nila, although at the expense of the life of Dogman. Ganda nung kick shot. Kaso na ton pa rin with that flicker at mapapatakas pa rin. Look at Leslie right here. Surprise. Tinatak si Janna Cuta pero wala yung damage dealer. Wala. Yung kapit ni Aizawa as the Divine Judgment, walang follow-up. So, he managed to buy some time. Nakatakas naman dito yung GAMELAB. But GEEK fam, they're gonna try to rotate. They're gonna try to punish down the turrets one by one. Tumatrabaho lang ang marksman dito. Kadera, hindi mahalaga sa kanya ang kills. What matters about this hero right here is yung turret push, yung minion clear, pati yung mga gold, the items, para iparamdam sa GAMELAB mamayang late game na masakit ang isang Kadera when it comes to Melissa. But GAMELAB, they're not being shaken. Oo, isa lang ang nakakuha nilang kill dito. It's got to be Baloyski. Tapos ang nakakuha pa nun si Havos. But of course, they're gonna make some miracle happen. Baloyski ang nakita sa camera. Nabulilyaso. But you know, the AOE na meron ng GEEK fam dito, Joshy Cakes, talagang ramdam. Parang nung game number one, ganito ang ginagawa ng GAMELAB. And Dokmen, hindi nakatakas sa mata ni Kadera. At yung GEEK fam natin dito, unti-unti nang nangangaroling. Ay, yung GEEK fam naman ngayon, medyo late yata sila ng one day. Ngayon, Abos, nasasaktan. Yung hatak ni Baloyski, plus yung kasunod ng na feathered airstrike tsaka yung ultimate ni Janna Cuta. Yun yung nagpapahirap ngayon for GAMELAB. Lamang ng GEEK fam ID ng 7 kill scores and a 5,000 gold lead. Pero GAMELAB ngayon, meron silang kakaya. Oh! Sila yung naghabol, pero sila yung nasaktan. Janna Cuta is doing his job. Bursting down the members. The feathered airstrike pump kasunod. Abot ng range to. Havos is down. Two man down for the side of GAMELAB and GEEK fam ID. Natuto na kami. Joshy Kicks and Beats GT. Kami papayag na 4-0 to. Gusto namin kunin yung panalo para mabaliktad ang serye na to. Siyempre, it's gonna be crucial for GEEK fam. They need to win in order for them to at least catch up on GAMELAB. But GAMELAB here, serious business. Kailangan nila talaga magdepensa. GEEK fam is not gonna let them do that. Pero look at Luke, ang napakakunat nitong Fredrin na to. You give Luke his hero,
then it's gonna be the pain in the end of the hands of GAMELAB. Mahihirapan talaga silang sagutin. Mahihirapan talaga silang palambutin yung isang Fredrin nitong Geek Farm, lalo na kapag si Luke ang gumamit. Okay, walang glue. There is a Fredrin. We don't care anymore. We just want Luke to absorb and soak up all the damage. Even itong si Avos, nahihirapan din pumorma up against him. Nako, medyo mahirap nga talaga yung Lord na gumarja na sa mga ginabagi, pero may dayang offended! Plus the flicker play, si Paloisquia rin gusto niya, pero buhay pa rin yung TC gumagawa ng pangarap dito. Gusto niyang pumabay ng damage at nasasakta na rin ng mga members ng Geek Farm dito. Indonesia has been taken. Dogman, 1-to-1 trade. Both roamers out are down, pero si Havos, BC. BC, trumabao. Kung ano yung ginagawa ng Atlas niya kanina, he's just trying to cut down the wave, trying to at least push the minion wave towards the turret. Pero right now, it's a free clearance for them. But GAMELAB, honestly, they're in a bad spot right now. Walang mid, butas yung base, nakapag-regen ng bahagya, konting kurot na lang sana, tapos na yung game. But GAMELAB, umaasa pa sila na makapag-item sila. Takinaga, the ultimate distraction for the side of GAMELAB. Are they gonna contest this? Nasa na damage dealer yung TC there. Pero AO, nasipo na yung skills! Pumasok siya post! Oh, what is happening here? Now, GeekFam has to answer to this one. Look at how low China Cutie is, but he managed to kill down. Ito, si Aboy. But look at Melissa dealing a lot of damage. GAMELAB, gusto lang naman itulak ang GeekFam, but they have been pushed back. I think this game goes to GeekFam, but Havos here running low. Kaya pa kayang i-defense doon ni Takinaga, but this is it, Pansik! GeekFam definitely turned this around with that answer!